Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, iginiit ng Department of Health na hindi pa naaabot ang peak ng surge ng COVID-19 cases sa bansa. Ito po ay sa kabila na nakikitang pagbaba ng ilang COVID indicators sa National Capital Region ng isang research group. Nagpapatrol, Michael Delizo. Katapusan ng Hulyo nang magsimula ang surge o pagsipa ng mga COVID-19 cases. Ngayon, sinabi ng Octa Research Group na may ilang magandang indikasyon na posibleng naabot na ang peak o ang pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan. Batay sa mga datos sa NCR mula September 11 hanggang 17, bumaba ang reproduction rate o bilang ng nahawa ng isang may COVID sa 1.22 mula sa 1.39. Bumaba rin sa 8% ang growth rate o bilis ng pagdami ng kaso mula sa 11%. Nasa 24% naman ang positivity rate o bilang ng nagpositibo sa mga isinailalim sa test mula sa 25%. Bumaba rin sa 6,100 ang mga okupadong kama sa ospital mula sa 6,213. Pero para sa DOH, maaga pa para masabing naabot na ang peak o tuktok ng surge. In one of the days last week, meron ho tayong itinala na sa NCR na almost 8,000 cases in a day. Pagkatapos po, no, nakita ho natin na nagpatuloy siya dun sa trend na 5,000 to 5,500 cases per day. At ito pong recent days, nakita natin 5,800 naman. So tataas, bababa, tataas, bababa. So at this point in our analysis, hindi pa ho natin nakikita na nagpipik na po tayo. Ayon sa DOH, 74 na lugar pa rin sa bansa ang nasa alert level 4 ng COVID-19 monitoring, ang pinakamataas na alert level na nangangahulugang nasa high risk ang mga ospital. Bukod sa Metro Manila, dapat pa rin bantayan ang mayorya ng mga rehiyon sa Luzon, ganun din ang Western Visayas at halos buong Mindanao. Ito po yung mga areas natin ngayon or regions na nasa high-risk case classification. Ibig sabihin, mataas pa rin po ang kanilang ADAR at saka meron po silang positive na 2-week growth rate. Most of them still has high utilization for ICU and the bed utilization. Nakita naman ng Octa ang seryosong pagdami ng mga kaso sa Negros Occidental, Isabela at South Cotabato. Prioridad na ngayon ng pamahalaan na ibuhos ang supply ng mga bagong dumadating na bakuna sa mga probinsya ngayong marami na ang nabakunahan sa Metro Manila. Samantala, iginiit ng economic advisor ng Pangulo na dapat umikot na ang ekonomiya kahit pa para sa mga bakunadong individual sa kabila ng pagtutol ng World Health Organization sa vaccine bubble dahil nahahawa pa rin ang mga bakunado sa COVID-19. Ayon kay Secretary Joey Concepcion, bagamat tinatamaan pa rin ng virus ang fully vaccinated, hindi naman sila nakararanas ng seryosong sintomas o nao-ospital. Hindi namin sinasabi na hindi pwedeng mahawa. Yun ang misunderstanding ng WHO. Maski tumataas yung kaso at 10,000, 20,000 cases daily, dapat hindi natin, we shouldn't get scared. Kasi kung bakunado lahat yan, hindi yan pupunta sa hospital. Umaasa si Concepcion na unti-unti ring lalawak ang operasyon ng mga negosyo at sunod niya umanong imumungkahi ang pagbubukas ng mga gym at spa. Michael Delizo, ABS-CBN News. Naitala ngayong araw ang pangalawa sa pinakamataas na bilang ng COVID-19 cases. Umabot po ito sa 23,134. Dalawang laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos. Ito rin po ang ikatlong sunod na araw na lagpas 20,000 ang daily cases. Mahigit 2,347,000 na ang kabuuang COVID cases. 255 naman ang dagdag sa mga namatay. Ikalimang sunod na araw na pong lagpas 200 ang naitatalang nasawi sa COVID-19. Suma total, lagpas 36,500 na ang COVID death sa bansa. May dagdag namang lagpas 27,000 recoveries para sa kabuuang 2.1 million na gumaling. Nananatili sa high risk ang ICU bed occupancy sa buong bansa.
Lumagsa ang mga tao sa iba't ibang mall at kainan ngayong weekend. Ito'y matapos payagang muli ang limitadong operasyon ng mga restaurant sa iba pang establishmento sa Metro Manila na kasalukuyang nasa Alert Level 4 pa rin. Live mula sa Pasay City, nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Jeff, ang tanong, nasusunod ba yung minimum health safety protocols dyan sa kabila ng pagdagsa ng mga tao? Alvin, nasusunod naman dahil marami sila dito na itinalagang mga protocol officer kung kanilang tawagin. Kung dati, Alvin, ay meron na nito, mas dinagdagan pa ito ng mall ngayon dahil bare months na nga. Sa katunayan, Alvin, ngayong araw, umaabot umano sa 50 to 60,000 ang bilang ng mga customer na nagpunta dito sa mall. Ito ay matapos payagan na nga, Alvin, ng IATF ang limitadong bilang ng customer sa mga restaurant at iba pang mga establishmento. Sa kabila ng umiiral na Alert Level 4 sa Metro Manila, walang humpay ang pagdating ng mga mallgoer dito sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Pagbukas pa lang ng mall ng alas 10 ng umaga, pasukan agad ang mga customer na namiss ang kumain sa labas kasama ang pamilya at mga kaibigan. Marami ang kumakain sa mga restaurant, pero tinitiyak naman na ayon ito sa limit na itinakda ng IATF, lalo na ang mga al fresco o open-air dining areas. Sa ilalim kasi ng Alert Level 4, 10% ng total seating capacity ang papayagan para sa indoor dining habang 30% sa outdoor. Ayon sa mga customer, matinding pag-iingat ang gagawin bilang pangontra sa COVID-19. Meron po kaming dalang alcohol, naka-face mask, naka-face shield po. Para po, doble ingat po in social distancing. As long as that you are following rules, I think there's no need for you to worry. Tiniyak din ng pamunuan ng mga mall na mahigpit nilang ipinatutupad ang health and safety protocols. Regular din silang naglilinis at nagdi-disinfect. Naglagay rin sila ng mga UV light disinfection sa mga escalator at alcohol stations. Ganito rin ang sitwasyon sa isang mall sa Quezon City. We have our safety protocol officers na umiikot. Nag-augment na po tayo ng mga safety protocol officers, so we have more. Ininspeksyon din ito kaninang umaga ng Quezon City Task Force Disiplina. Pinalalahanan ng mga mallgoer na panatilihin ang physical distancing at tamang pagsuot ng face mask at face shield. Tiniyak din nilang sinusunod ng mga establishmento ang tamang porsyento ng mga pinapapasok na customer. Sa bawat mga customer na dine-in ay kailangan fully vaccinated. At the same time, yung mga staff ng mga restaurant o iba pang establishmento is fully vaccinated. Al fresco po ay allowed naman ang hindi vaccinated. May mangilan-ilan na rin customer sa mga kainan sa Timog Avenue, Tomas Morato, gayon din sa Maginhawa Street sa Quezon City. Masaya ang mga negosyante sa pagdagsa ng mga customer, pero pakiusap nila sa gobyerno. Po, ang unti lang po ng 10%, namumuhunan pa po kaming mga negosyante po. Tapos po, bayad ilaw, bayad bills po, kulang pa po yung 10% po para maayos ulit yung kita naming mga negosyante po. Sana po madagdagan yung mga kumakain sa mga restaurant para po makabawi naman yung mga may-ari kasi nalulugi na po para yung ibang nawala ng trabaho makapasok na rin po. Samantala, bukas para sa mga bakunado at hindi bakunadong bisita ang Intramuros at Rizal Park sa Maynila. Sa mga magsisimba naman sa Quiapo, binili ni Father Douglas Badong na huwag kalimutang dalhin ang vaccination cards para makapasok sa loob ng simbahan alinsunod sa IATF guidelines. Alvin, sa mga magpupunta dito, huwag pong kalimutan ha na mag-register sa kanilang Trace Together app kung saan ilalagay nyo po ang mga kinakailangang impormasyon para sa contact tracing. Wala naman po kayong aasahan kung ngayon po kayo pupunta na pagsisikip sa daloy ng trapiko dito sa paligid ng SM Mall of Asia, gayon din sa may bahagi ng EDSA Makapagal. May bahagya lang na pagsisikip sa daloy ng traffic sa intersection ng Rojas Boulevard at EDSA. Alvin? Hindi ba nag-extend din sila ng mall hours, Jeff? Kasi yung curfew sa Metro Manila, alas 10 na, di ba? Yes, oo. So hanggang 9 p.m. bukas itong mall, isang oras bago mag-curfew. So sa mga magpupunta po dito, pwede po kayong mag-stay hanggang 9 at may oras pa po kayong makauwi bago mag-curfew, Alvin. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Maaaring baguhin pa ang mga patakaran na ipinatutupad para sa granular lockdown sa Metro Manila. Ito'y kung patuloy na tataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19.
Ayon kay DILG USEC Epimaco Densing, magkakaroon ng assessment at posibleng maging mas istrikto ang guidelines kung sisipa lalo ang COVID cases. Nakiusap ang DILG sa publiko na mahigpit na sundin ang health protocols para hindi na dumami ang mga nahahawa at nagkakasakit at maibaba ang alert level status. Pilot po ito, weekly po yung ating assessment. At ang tinitingnan nga natin dito kung magiging agresibo tayo sa granular lockdowns at ang tao magdidisiplina tayo. Binigyang diin naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi pagluluwag ang bagong panuntunan ng pamahalaan sa Metro Manila, kundi pagtutok sa mga lugar na may matataas na kaso ng COVID-19. Kasunod na rin ito ng limitadong pagbubukas ng ilang establishmento gaya ng restaurants. Hindi po tayo nagluluwag, nag-re-strategize po tayo para mas may focus ang ating response. We are focusing more on those highly burdened areas, kaya nag-granular lockdown po. Nagpositibo naman sa COVID-19 si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Sa pahayag ng Archdiocese of Manila, maliban sa sinat ay wala namang ibang sintomas na nararamdaman ang arsobispo. Sa ngayon, naka-quarantine na ang arsobispo. Minomonitor din ang mga doktor ang kanyang kalagayan at humihingi ng dasal ang Archdiocese of Manila para kay Archbishop Jose Cardinal Advincula at lahat ng mga may sakit ng COVID-19. Sira-sira ang bahay ang iniwang bakas ng bagyong Julina sa ilang barangay sa Ternate, Cavite. Damay maging ang maliit na kabuhayan ng mga residente na kinakapitan sana nila ngayong may pandemya. Pinuntahan po ng ABS-CBN Foundation ang kanilang lugar para magdala ng tulong. Nang tumama ang bagyong Julina sa ilang barangay sa Ternate, Cavite, isa ang barangay Bukana sa higit na naapektuhan. Hindi inakala ni Rima Ulayo na malaki ang dalang panganib ng bagyo sa kanilang pamilya. Saka hindi po namin akalayo na dito po raragasa yung tubig. Ang ginawa na lang po namin para inayaan na lang po namin yung bahay, tapos yung mga anak ko na lang po talaga ang sinagip ko muna inuna. Lumipat kayo dito? Opo. Tapos mga gamit po namin na wasak, na basa, wala po kami natira. Wasak at lubog sa tubig ang bahay na matagal na ipinundar ni Rima at ng kanyang asawa. Gustuhin man nilang itayo itong muli, di rin sasapat ang kinikita ng kanyang mistera sa pagtitinda ng hopya para sa pagkain at pangangailangan ng dalawang maliliit na anak. Caretaker ng isang beach resort si Rima, pero natigil din ito dahil sa bagyo. Hindi ko na po alam kung kailan, kung paano kami mag-uumpisa ulit. Doon na lang po ako natingin sa mga anak ko. Sila ba ang, ano sila sa buhay mo? Doon na lang po ng inspirasyon ko para kahit paano po makaahon kami. Mga basang gamit, bigas at pagkain naman ang tumambad sa nanay ni Rima na si Nelda nang makabalik mula sa evacuation center. Hindi na po namin alam kung paano ang gagawin namin, kung ano po ang dadamputin po namin. Biglaan po tumaas ang tubig po. Tapos po ang aking mga anak na manugang na babae, lalaki, naiwan po dito. At saka yung aking anak na babae na may kasamang bata, naiwan po at nagtataas po ng mga gamit. At nirescue po yung aking anak na babae na may dalang bata. Byuda na si Nanay Nelda at nakikituloy sa kanya ngayon ang dalawang anak na parehong nawasak ang bahay sa bagyo. Unti-unting bumabangon sa pinsala ng bagyo ang mga katulad ni Rima, Nanay Nelda at ng halos 100 pangpamilya sa Barangay Bukana. May dala sa kanilang relief goods ang ABS-CBN Foundation, ganun din sa 6 barangay ng Ternate, Cavite na naapektuhan din ng bagyong Julina. Salamat uli sa ating ABS-CBN. Hindi po kami kinakalimutan. Ang aming bayan po ng Ternate. Salamat din po talaga sa mga tumutulong sa inyo po, sa ABS-CBN. Napaka-blessing po talaga. Bernadette Zambrano, ABS-CBN News. Bukod
po sa mga naapektuhan ng bagyo, marami pa po tayong mga kapamilyang nangangailangan ng tulong ngayong may pandemya. Sa mga nais po magpaabot ng donasyon, maaari niyo po itong ipadala sa pamamagitan ng aming online payment partners. Pwede rin po sa pagbili po ng voucher sa online merchant partners at sa ating remittance partner. At syempre po sa pagdeposito sa mga bank accounts na nasa inyong TV screen. Para naman po sa ating mga kapamilyang nasa ibang bansa, maaari niyo po kayong magpabot ng tulong sa mga sumusunod na paraan. Ang ABS-CBN Foundation ay handa pong maglingkod sa inyo, kapamilya. Naghain ng resolusyon ang Senado at Kamara na kumikilala sa kapamilya actor na si John Arcilla. Kasunod ito ng kanyang tagumpay sa prestihiyosong Venice Film Festival. Unang naghain ng resolusyon noong Lunes si Senador Lito Lapid. Ayon sa Senador, ang panalo ni Arcilla sa pagganap niya sa On the Job, The Missing Eight ay patunay na world-class ang talento ng mga Pinoy artists. Sinundan naman ito ng paghahain din ng resolusyon sa Kamara ng partyless group na Bayan Muna. Sa inihaing House Resolution 2219, kinikilala ang husay ni Arcilla bilang mahusay na aktor, gayon din ang paglohok nito sa mga usaping pangkalikasan at pambansa. Si Arcilla ang kauna-unahang Southeast Asian talent na nagwagi ng Best Actor sa Venice sa loob ng 78 taong kasaysayan ng award-giving body. Nanindigan si Senator Panfilo Ping Lacson na hindi nila pinupuntirya si Pangulong Rodrigo Duterte o iba pang personalidad sa investigasyon ng Senado sa umano'y overpriced na medical supplies. Giit ni Lacson, layo ng pagdinig na siyasatin ang anyay irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan. Kabilang dito ang umano'y paglipat ng 42 billion na pondo sa procurement service ng Department of Budget and Management mula sa Department of Health. Muling inihayag ni Lacson na buo ang kanyang suporta sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nanawagan naman si Senator Bongo para sa patas na investigasyon ng Senado at huwag itong haluan ng politika. Handa umano sila ng Pangulo na magbitiw sa pwesto kung mapatutunayang sangkot sa korupsyon. Nagsabi na po ang Pangulo na yariin niyo po ang dapat yariin. Formally, wala po siyang pakialam. Sabi ni Pangulo, pag siya mismo ay sangkot sa korupsyon, he will resign. Ako rin po, nagsabi na rin po ako, pag sangkot ako sa korupsyon at anumang illegal na transaction sa gobyerno ni Piso, I will resign. Hinimok naman ni Senator Bong Revilla Jr. na madaliin na ang investigasyon sa Senado para masampahan na ng kaso ang mga sangkot sa issue. Kailangan anyang pagtuunan din ng pansin ng Senado ang iba pang mahahalagang programa ng gobyerno gaya ng pandemic response at pagpasa ng panukalang 2022 budget. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Sa ikapag na sunod na linggo, tataas na naman po ang presyo ng diesel, gasolina at gas next week. Maglalaro sa 80 hanggang 90 centimos ang dagdag sa gasolina, 75 centavos hanggang 85 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon po sa mga taga-industriya, epekto pa rin ito ng mga bagyo na sumalanta sa mga oil refineries sa Estados Unidos, kaya humihina ang supply. Mula August 31, umabot na sa 1.30 ang kabuuan dagdag sa gasolina, 1.90 naman sa diesel at 1.45 sa kerosene. Inirampa sa New York Fashion Week sa Amerika ang koleksyon ng mga damit na ang materyales ay gawa sa Pilipinas. Silipin natin sa pagpapatrol nila Lane Ignao. Makukulay na disenyo, mahuhusay na likha. Ipinakitang clothing brand na Daily Malong ang pinakaunang runway collection ng Philippine Textiles sa New York Fashion Week. On my collection, I used a lot of Malong fabrics, so inaul. Inaul is a
a malong, a type of malong that was used by royalties back in the day. But now they have kind of like revived the designs. Ang mga cardigan, jacket, damit, at accessories na ito ay gawa sa mga materyales mula northern at southern Philippines. And what I wanted to show on this collection is, you know, this old primitive thing that people perceive in the past is something that you can use in high fashion and wear it, you know, either on a daily life or, you know, you can wear it on a cocktail. Modern man ang mga disenyo, nais man ni Kirian na bigyan pugay ang traditional ng paghahabi ng mga indigenous communities sa Pilipinas. If there was a bigger value provided and given to weaving traditions, that it'll help them kind of like feel better and feel good about, you know, practicing it, continuing it. So when they see that people in the West have like a deeper and a greater appreciation of it, I'm hoping that, you know, that encourages the younger generation to learn weaving. Sa ikalimang anibersaryo ng Hawaii-based na Daily Malong, mas lalo pa daw nilang palalakihin ang kanilang brand at maglalabas ng mga bagong koleksyon sa Filipino-American History Month sa Oktobre. Lalain Ignau, ABS-CBN News, Honolulu, Hawaii. Pinalawak ng Bureau of Quarantine ang kapasidad sa kanilang mga satellite offices para makapag-issue ng mas maraming yellow card o International Certificate of Vaccination. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Dalawang beses nagpa-appointment online si Mary Jane para makakuha ng International Certificate of Vaccination o Yellow Card mula sa Bureau of Quarantine. Dalawang beses rin siyang nagbayad ng 300 pesos para sa appointment. May 70 pesos pang dagdag kapag nakuha na ang Yellow Card. Naisip ko pag nakalis naman, mapapalitan din naman. Kaya okay lang din. Ang una niya kasing nakuhang schedule, malapit nga sa bahay nila sa Maynila pero sa Nobyembre pa. Sa pangalawa niyang tangka, nakapagpa-schedule na siya sa isang mall sa Quezon City. Nagmamadali na kasi siyang makalipad pa Hong Kong para sa naghihintay na trabaho bilang domestic helper. Kailangan para makapagtrabaho kasi pag dito lang din wala tindera lang din ako dito. Maliit yung kita, hindi kakasya sa amin. Solo parent pa ako. Oo, kaya kailangan na sa abroad na lang, mas malaki yung kita. Yun na lang talaga yung naisip kong paraan para mabigay ko yung mga kailangan ng mga anak ko. Ang taga-Hong Kong namang si Yatfei Wong sa mall sa Quezon City rin nakahanap ng schedule. Bumiyahe siya mula sa Bataan kung saan siya nakatira simula 2016. I need to go to Hong Kong, I need the yellow card. They not allow. They said they need the yellow card, go to the Hong Kong. This card is cannot. Hong Kong is my home. I go back to home. Ayon sa Bureau of Quarantine, matagal nang may bayad ang yellow card at hindi pwedeng bawasan o tanggalin ang bayad sa serbisyong ito. Traditionally talagang may bayad naman. Wala pang COVID, yun pong ating sistema, may bayad talaga yung yellow card. May mga security features, may mga maintenance at overhead tayo na kailangang suportahan para ito ay ma-maintain ng maayos. Ang Bureau of Quarantine po kasi ay umaasa sa kanilang income para makapag-operate at makapagserbisyo. So kung babawasin natin to na regular naman nating pinapagana sa BOQ, baka po magka-problema pa tayo. Ito ang tinatawag na International Certificate of Vaccination na mas kilala bilang Yellow Card na noong 1930s pa ini-issue sa mga seafarers bilang pruweba na nakapagpabakuna sila laban sa yellow fever at sa polio. Pero hindi na lang seafarers ang ini-issuehan nito dahil kailangan na rin ito ng mga bansang naghahanap ng mga pruweba na nakapagpabakuna laban sa COVID-19. Pero dahil sa limitadong kapasidad ng Bureau of Quarantine at limitadong espasyo, ay nililimitahan din ang mga i-issuehan nito kada araw. Pinalakihan na ng Bureau of Quarantine ang kapasidad ng mga satellite offices ng ahensya sa mga mall. Tulad sa mall na ito, mula 200 lang kada araw, 500 na ang kayang asikasuhin. They just wanted to facilitate na mabigay yung service na ito agad-agad. But definitely kailangan may permanent space sila. That's why ito yung permanent space na ginawa namin for the Bureau of Quarantine.
2,000 na kada araw ang ma-accommodate ng BOQ para sa yellow card. Inaabisuhan ng mga mag-a-apply na bigyang daan muna ang mga kailangan ng makaalis at maghintay ng online confirmation bago magtungo sa mga satellite office. Isinasaayos pa ang Vax Cert PH na papalit sa yellow card para sa mga lalabas ng Pilipinas. Wala na itong bayad at tanggap sa ibang bansa. Jackie Manabat, ABS-CBN News. 39 na kaso ng COVID-19 variants of concern ang naitala sa Caraga Region. Ayon sa Department of Health sa Caraga, 32 sa mga ito ay Delta variant. Sa ngayon, nakarecover na ang 34 sa mga kaso. 2 ang may mild symptoms at 3 ang namatay. Fully occupied muli ang ICU at ward beds ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Kaya pawang mga moderate at critical na COVID-19 cases muna ang tatanggapin ng ospital. Inabisuhan ang mga may mild cases na maghanap muna ng ibang paggamutan. Nagtala naman ang 4 na kaso ng Delta variant ng COVID-19 ang Camarines Norte. Ayon sa provincial government, nagpositibo ang mga ito sa isinagawang swab test sa checkpoint ng mga border ng Camarines Norte, Camarines Sur at Quezon. Ayon kay Governor Edgardo Taliado, hindi kumalat ang mga kaso dahil na-isolate agad ang mga nagpositibo. Nakamit na ng ilang lungsod na babakunahan kontra COVID-19 ang kanilang target na adult population. Kaya naghahanda na rin ang iba't ibang LGU sa pagpaparehistro naman ng mga minor de edad na magpapabakuna kontra COVID. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Katatanggap lang ni Angel Fuerte ng kanyang second dose ng bakuna kontra COVID-19 sa Piñahan Elementary School sa Quezon City. Masaya siya dahil kahit papaano ay protektado siya, lalo na't may banta ng mas nakakahawang Delta variant. Masasabi ko lang na at least medyo safe na hindi ng COVID. Kahit hindi 100% pero at least meron na hindi na ng COVID. Kasabay niyang nagpabakuna si Conchita Kiambao. Umaalis siya ng bahay para mamalengke kaya kailangan niya ng proteksyon. Kahit bakunado na sila, dapat pa rin po tayo mag-ingat dahil sa COVID ngayon, hindi natin alam kung madadapuan tayo. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, tumaas ang bilang ng mga gustong magpabakuna kontra COVID-19 kahit naabot na ang target na herd immunity sa adult population ng lungsod. We actually have already inoculated 103%, so that's 1.753, no? Or to be exact, 1,753,706. Tapos na tayo sa first doses and we are about 400,000 away from the finishing second doses or fully vaccinating our target adult population. Inaasahan ng lungsod na sa katapusan ng Setyembre ay matatapos na ang pagbabakuna sa adult population. Pinaghahandaan na rin nila ang pagtuturok sa mga minor de edad kaya nagbukas na sila ng platform para sa online booking system. So mga listahan muna mula po sa ating public and private schools na ang edad ay 12 to 17. So meron na po tayong mga master list ng mga mag-aaral natin of that age bracket. No? Doon naman sa OS, well, out of school youth, sa barangay po tayo kumuha ng listahan. Nananawagan na ang QCLGU sa national government na magbigay na sila ng go signal para mabakunahan na rin ang mga minor de edad at nang maabot na ang 90% herd immunity sa lungsod. Hinahanda na rin ng San Juan LGU ang kanilang online registration para sa vaccination ng mga bata dahil naabot na nila ang herd immunity ng adult population. Kaya tumatanggap sila ng mga gustong magpabakuna kahit hindi residente o nagtatrabaho sa San Juan. Nakakakuha ko kami ng mga vaccines from as far as Quezon Province, Batangas, Laguna, Bulacan, Cavite. At ito naman ay isang bagay na kinakatuwa ko namin na nakakatulong ko kami. Sa Pampanga, higit 9,000 guro ang nabakunahan na.
Dumating naman kaninang umaga ang 9,360 doses ng Pfizer-BioNTech anti-COVID vaccines, 1,100 doses ng AstraZeneca vaccines at 100,000 Sinovac vaccines sa Davao City International Airport. Kaninang 3:45 ng hapon ay dumating sa NAIA ang 961,000 doses ng Moderna vaccine. Mamayang pasado alas 10 naman ay inaasahang darating ang 190,000 doses ng Sputnik V Component 2 vaccine sa NAIA. At bukas, nakatakda ring dumating sa bansa ang 3 million doses ng Sinovac at higit 2 million doses ng Pfizer. Sa datos ng COVID vaccine tracker, umabot na sa lampas 58 million doses ang dumating sa bansa hanggang kahapon, September 17. Higit 46 million nito ay naipamahagi na sa iba't ibang lugar sa bansa. As of September 16, halos 18 million naman ang fully vaccinated na sa COVID-19. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Pasado umano ang shelf life ng mga biniling RT-PCR test kits noon ng Department of Health sa pamamagitan ng PSDBM. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na bumili ang ahensya ng 600 milyong halaga ng RT-PCR test kits na mag-e-expire sa loob ng 6 na buwan. Nilinaw naman ang kagawaran sa isang pahayag na 6 na buwan lang talaga ang standard shelf life ng mga available na test kits sa merkado noon. Sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation, nabili ng PSDBM ang test kits. Staggered basis ang naging pag-deliver sa mga ito na nakadepende umano sa demand ng bansa. Sinabi naman ni Health Assistant Secretary Sharade Mercado Grande na nagagamit din agad ng COVID-19 laboratories ang mga nabiling test kits dahil sa pandemya. Isa't kalahating taon nang pinagsusot ng face shield ng mga Pilipino bilang dagdag proteksyon o mano laban sa pagkalat ng virus. Pero pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon kung epektibo nga ba ito. Lalo't may pag-aral na nagsasabing mas mataas umano ang tsansang makasagap ng virus kapag suot ito. Nagpapatrol, Angel Movido. Sa isang pag-aaral at ginawang simulation ng isang wind dynamics expert na si Engineer Joshua Agar, sinabi niya na mas mataas ang tsansa na makasagap ng virus dahil sa nagiging daloy ng hangin kapag may harang sa mukha o nakasuot ng face shield. Kapag nag-introduce po tayo ng face shield, nakahanap siya ngayon ng masisilungan sa region between your face and yung face shield. Nagiging vacuum cleaner nga. Magre-recirculate po siya pabalik dun sa negative pressure region. May reverse flows pong nangyayari. Kung wala pong face shield, dito lang po siya sa likod ng ulo. Naniniwala si Agar na dapat gamitin lang ang mga face shield sa mga ospital kung saan may malalaking droplet o talsik ng laway, halimbawa mula sa mga pasyenteng may COVID-19. Actually, hindi nag-o-offer ng health yung face shields in the first place. Dun sa pag-prevent ng transmission po ng particles. So, kailangan wala nga pong contraptions. Siguro, i-reduce na po natin yung over-reliance natin sa barriers. Kung lahat naman po ng tao nakamask. Para naman kay Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians, hindi naman masama na may dagdag proteksyon. Dagdag ni Limpin, isang tulong ang face shield para maiwasan din ang paghawak sa mata, ilong at bibig at sa suot na face mask. Well, there is truth and it is possible, yung sinasabi niya, that the virus can actually stay on the surfaces of the face shield. No, we're not saying it does not. Pero it's an additional protection, additional barrier. Hindi naman yan agad pupunta doon sa loob. Meron munang haharang and then, kumbaga sa ano, parang it has to find a way para umabot doon sa loob, sa may bandang loob ng face shield. What is important is that you have a face mask, which is another barrier. Okay, yun yata ang nakakalimutan niya. Sinang-ayuna naman din ito ng iba pang eksperto. Sa isa sa mga sinuring pag-aaral ni na Dr. Tony at Leonila Dance na isinagawa sa 16 na bansa, sinasabing epektibo laban sa hawaan ng mga airborne virus ang pagsusuot ng eye protection o goggles at face shields. Gayon din ang pagsuot ng face mask at physical distancing. Pero hindi nakasentro ang pag-aaral sa COVID-19 virus. Napakita dun sa mga study na to na merong 78% reduction in the risk of transmission. So ngayon,
hindi lahat ito on COVID-19. No? Eh, kasi yung mga studies on COVID-19 and face shields, ginagawa pa. Pero itong SARS at MERS, airborne diseases din to, respiratory diseases. Sa naturang pag-aaral, makikita rin na ilang bansa bukod sa Pilipinas ang gumagamit ng face shield sa mga ospital at sa komunidad noong may outbreak ng SARS, MERS-CoV at ngayong may COVID-19. Yung face shield, protection sa sarili mo, pero protection din yan sa iba in case na ikaw yung meron. Kaya ang ating ikukumpara mo yun sa walang face shield, eh makikita mo na talagang mas marami ang malalanghap mo, mahihigop mo kung ikaw ay hindi walang protection na ganoon. Noong Agosto, sinabi ng World Health Organization na kasalukuyan silang nagsasagawa ng mga pag-aaral hinggil sa pagiging epektibo ng face shields para mapababa ang hawaan sa COVID-19. So at this point of time, we have been looking at the Philippine experience. Philippines is among one of few countries that advocates the wearing of a face shield in addition to a mask. And it's interesting that we have also been able to sort of delay the speed at which the Delta variant is spreading. And we don't know whether the face shields are a contributory factor. Nauna na rin iginiit ng Department of Health na bagamat walang iisang paraan para tuluyang makaligtas sa COVID transmission, base sa guidelines at pagsusuri ng mga mapagkakatiwalaang medical institutions, may ebidensya pa rin na may dagdag tulong ang face shields. Angel Movido, ABS-CBN News. Pangmalakasan ang finale performance ng tatlong grand finalist ng Tawag ng Tanghalan Season 5 kanina sa It's Showtime. Pero nanaig ang boses ng 19-year-old singer mula Cavite na si Raven Umali. Alamin ang naging susi ng kanyang pagpapanalo sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Mula sa 8 grand finalists, 3 ang nagbakbakan sa huling tapatan ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Medley ng Ben and Ben hits ang kinanta ni Adrian Manibale. Whitney Houston classics naman ang ibinirit ni Anthony Castillo. At ang tagus-pusong mga awitin ni Moira ang kinanta ni Raven Umali. Pero sa pinagsamang hurado scores at public text votes, third place si Anthony, second place si Adrian, Raven Umali. At nanaig bilang kampyon si Raven. Sa aming panayam sa 19-year-old singer na taga Cavite, hanggang sa matapos ang show, tinatanong pa rin niya ang staff kung siya ba talaga ang nanalo. Medyo lutong, hindi po, lutong po talaga. At hindi pa rin po mapaniwala na ako po yung nag-champion. Kasi dati po, fan na fan po ako ng TNT simula ng season 1. Lahat po pinapanood ko sila. Tapos, yung po, ngayon na ako na po yung champion, sobrang hindi po makapaniwala. Aminado siya na matinding kalaban sina Adrian at Anthony. Sobrang galing po nila sa technical and sa emotions po din. Kaya medyo mahirap din po kalaban. Pero ipinakita niya na malayo ang mararating ng taong may determinasyon. Natalo sa Tawag ng Tanghalan noong 2018 at hindi inikutan ng coaches sa The Voice noong 2019. Pero hindi sumuko. Huwag po silang titigil sa pagkakanta. Dahil po ako naranasan ko pong ma-reject, pero actually, hindi naman po talaga ako sasali dito sa TNT. Kasi parang after po ng The Voice ko, hindi po ako naikutan. Parang ayaw ko na po. 1 million cash, bahay at lupa, management at recording contract ang napanalunan ni Raven.
Bukas, sasalang na siya sa ASAP Natin To at isa sa ultimate dream ni Raven, makaduet ang popstar royalty na si Sarah G. MJ Felipe, ABS-CBN News. Well, congratulations kay Raven. Raven Umali. Pagalingan mo ha. Pero yung sa face, ano ba yun? Face shield ba kailangan? Ay, magdadalawang taon na tayong nagdidi. Hanggang ngayon pa hindi pa natin madetermine kung yan ba'y kailangan talaga o hindi. Di ba? Ang tagal na eh. Kaya nga. So, dapat pag-aralan na talaga. Tsaka ang tanong, partner. Ngayon palang pag-aaral. Hindi. Ang tanong nga, bakit yung ibang bansa? Oh, hindi naman nagamit. Kahit meron tayong mga ganong impormasyon, ba't hindi nila ginagamit? Yeah. So, that is the question. Yung engineer na yun, ha? Importante yung engineer na yun. Ha? Sabi niya kasi natatrap daw yung hangin. Oo. Tama kaya siya. No? Pag ganun, ano? Anyway. Pero parang ang essence lang, kailangan ng proteksyon sa mata. Diba? Oh, so pwede na, na siguro kahit salamin. Oo nga. But anyway, sumunod na lang muna tayo. Okay? Kasi mumultahan ka naman pag hindi ka sumunod. Diba? Dito sa atin, mamimimuhan ka. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 98 days na lang. Pasko na. Kapamilya, andito kami para sa'yo. Mapapanood nyo na ang TV Patrol live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa I1TFC. Kami, ang inyong patrol ng Filipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.